Paalala, ang bidyong ito ay hindi tutorial. Ito ay pawang kalokohan lamang. At kung ayaw mong manood, edi don't. Bye! So a few moments later. Ayun nga, di ba? What's up sa inyo, mga mata? Today, mga mata, ngayong araw, ang pag-uusapan po natin ay walang iba, kundi ang isang gamit ng mga engineering student, especially architecture student. At itong gamit na to, mga mata, ay masarap pong gamitin, lalo na kapag meron kang kaaway. Taka mo, pag-ahampasin, no? Hampasin mo. Pasin mo. Itong gamit na to, mga kamata, ay tinatawag natin na T-square. So ngayon, mga kamata, pag-uusapan natin ang limang ways kung paano ba gamitin itong T-square na to, no? Kasi marami sa atin na ku-curious kung paano ba ginagamit to. So pag-uusapan natin siya ngayon, no? Number one use ng T-square ay pangtaga. Pangtaga, mga friend, no? Alam niyo yung pangtaga, no? Kapag meron kayong kaaway at meron kayong kagalit sa buhay, no? Or meron kayong jowa at nakita niyo yung kabit niya. Pag nakita niyo yung jowa niyo na may kabit, no? Pagtatagay niyo gamit tong T-square. Ito, kikita niyo to, mga kamata. Itong pagtusok dito, pag nakita mo, no? Nakita mo na atalikod yung kabit ng jowa mo. No? Sabay taga. No? Ewan ko na kung di pa titigil yung dalawang yun, no? Pinagtataga mo ng ganito. At pwede rin naman, mga kamata, no? Kapag meron sa inyo, no, sa bahay nyo, merong magnanakaw, no? Tapos silipin mo, kung may CCTV kayo, edi okay, no? Silipin mo yung magnanakaw, tapos dahan-dahan ka, no? Tapos pag natsambahan mo yung magnanakaw, no? Sabay taga ng T-square, no? Dito sa likod, pag ganun mo, sarap siguro. Kunwari meron akong kaaway dito, mga kamata. So yun, mga kamata, no? For sure magbabago yung buhay nun, no? Kung di pa naman nataga ng T-square, magbabago yun. Magbabago pero nasa kabilang buhay. Ang alawang way kung paano gamitin ng T-square, no, ay pangkamot. Sa mga hindi nakakaalam at nag-curious kung bakit pangkamot to, no, nakikita nyo ulit to. Pwede siya pangkamot, mga kamata, no? Ayun, no? Kita nyo ba? Ha? Di ba? Pwede siyang pagkamot. Alam, pag hindi maabot yung sa likod mo, yung bandang dito sa babang to, tapos hindi mo rin na, ang hirap, no? Minsan nahihirapan tayo magkamot sa likod, di ba? Gamitin natin yung T-square, sabay gano'n. Di ba? Sarap pa sa pili. Ay, no? Kamata, oh. Sarap sa pili, oh. Pangkamot. Well, hindi lang naman siya pang likod, no? Pwede rin naman sa mga singit-singit nyo. Ito. Gano'n-gano'n nyo lang. Upper! At pangatlong way kung paano gamitin ng T-square, pang samurai. Itong T-square, mga kamata, ang sarap gamitin samurai, lalo na kapag may mga kaklasik ang kaaway, no? Lalo na kapag mayroong mga nambubuli sa'yo sa school, no? Ang sarap i-samurai sa kanila, di ba? Yung feeling na lagi kang binubuli, no? Yung mga laging binubuli dyan, tapos RT student, civil engineering student, no? Gamitin nyo yung T-square nyo, for sure. Pag ginamit nyo yung T-square nyo pang samurai, woo! Hindi na kayo bubulihin yan. Baka nga maging master ka pa, eh. No? Sino pa namang hindi matatakot dito pang samurai? Ha? Kita nyo na ba yung itsura niya? Parang matatakot na si Zoro sa inyo, eh. No? Sino ba yung mga nakasamurai? Si... Parang gusto mong tapatan si Alucard. Doon sa ML, yung mga nakaka-relate dyan na lagi nag-ML. Alucard ba yun? O si Tigreal? Alucard. Tigreal din, nag-iispada, no? Halimbawa, mga kamata, meron nang bubuli sa akin dito, no? Gagamitin ko lang itong T-square, no? For example, no? Ito siya. Tutorial, no, mga kamata? No? Kunwari, galit ako dun sa nang bubuli sa akin. Tama na po yung sakit. Oh, sorry na, master. Sorry na, master. Ayoko na. Ayoko na. Ang lakas ng espada mo, master. Ayoko na kami. Ayun, no? Kita nyo ba yung acting na yun? Pang Hollywood na actingan, no? Pang ano? Pang 5-star hotel. Pang apat na way kung paano gamitin ng T-square, pang tungkod. Sama nga ni Rara Yuma dyan, no? Lalo na yung mga may lolo, lalo na yung mga may lola, ahiramin nyo siya ng T-square nyo. At nang hindi na kayo gumastos, nang pambili ng tungkod,
no? Kasi itong T-square, mga mata, actually, pwede siyang gamitin pang tungkod, no? Ito siya, for example, ayan, no? O, no? Just handle with care, mga mata. Hahawakan nyo lang siya dito, no? Pwede rin naman, no? Kaya merong butas dito at dito, kasi actually, yung purpose niyan, mga mata, is ipapasok mo yung daliri mo dyan, no? Tapos, sabay ganon. Tapos, yan na. Makakalakad ka na. Lalo kapag may pilay ka. No? Kung may pilay ka, edi gamitin mo yung T-square mo pantungkod. Or ipahiram mo sa lulo mong may rayuma. Edi baka pasalamatan ka pa. Tapos palayasin ka. At pag ginamit nyo to pantungkod, no? There's a 100% mga mata na baka mas lalong mapilayan yung lulo mo eh. No? Dahil pag pinush mo to pababa, ayun, tanggal. Matanggal din, buto. Wah! Ayun, ang init! Ang init! So, ito pang limang gamit ng T-square, mga kamata, no? Kapag may aakyatin ka, no? Pag may aakyatin kayo, gamitin nyo itong T-square. No? Ayun, no? O, yan. Kita nyo ba? Ayun, no? O, diba? Yung, ano, yung patusok niya, isasabit nyo lang dyan. Oh, kita nyo, natututo na naman kayo sa akin, ganyan do. Oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nahulog. Shit. So ayun, mga kamata, kung mahilig kayong mag-hiking, no? Kung mahilig kayong umakyat-akyat sa mga bundok-bundok, ganyan. May kinukuha kayong sampayan. Alam nyo yun, pag meron kayong ano, kinukuha sa taas, pwede nyo gamitin to T-square pang pangkuha. Lalo na kapag kumukuha. Lalo na mga kamata, pag kumukuha ka ng bunga ng isang puno, yung mga mga laging naglalaway dyan sa mangga, no? Mga laging nagbabato ng bunga ng puno, huwag kayo magbato. Kasi pag nagbato kayo, baka may matamaan. Para mas safe, gamit kayo ng T-square, no? Saka nyo hilain nyo. Hilain nyo yung bunga ng ano, ng puno. O, di, pagkahilan yung ganyan, o yun, no? Posibleng walang makukuha yan, eh ang haba-haba nung patusok niya. 100% baka pagkahilan mong ganun, baka pati yung puno sumama. Ayan, lagi ka na lang nahulog. Pang-anim na gamit ng T-square ay pamalo. Itong T-square na to mga kamata, sarap po gamitin pamalo sa mga kapatid mo, no? Yung mga kapatid mo nangingialan ng mga art materials mo. Yung mga kapatid mo, no? Na sinisira yung mga gawa mo. Yung mga kapatid mo na sinisira yung art materials mo. Ito yung mga bata na sarap pong gamitan ng T-square eh. No? Yung kumbaga sarap paluin sa puwet. Baka pagkapalo mo ganyan, mapalo ka din naman. Pero ang delikado mga kamata, pag pinalo mo yung kapatid mong bata, ay baka mapalayas ka sa bahay nyo eh. Yun yung mahirap minsan, no? Pag namamalo tayo ng mga kapatid natin, ay asahan mo nung umiyak yan. At pag umiyak yan, 199% mga kamata, na? Na ikaw yung mapapagalitan. Woo! Ikaw na ngayon na biktima nung bata. Ikaw pa yung napagalitan, mga yaong patay. Ikaw na nga yung nasiraan. Ikaw na nga yung umulit ng gawa mo dahil sinira nung kapatid mo. Ikaw pa yung napagalitan. Hindi ko rin mahin yung lakas ng powers ng mga bata, no? So, yun lang mga kamata. Maraming salamat dahil pinatapos mo tong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka gusto mo magsubscribe. At I hope na may natutunan kayo. Nakalokohan. Kita-kita na lang tayo sa susunod nating upload at hanggang sa muli. Rapper. Peace.